Now, when you say kilala ko ang anak ko, what do you mean by that? It seems that Christine is young, she's carefree, and she clearly has friends who party. I mean, that's quite established. Kasi ma'am, nagpaalam din yung anak ko na kasi nung dito siya sa Jensen, actually sa hotel din kami actually nag-spend nung aming New Year siguro mga 2 years ago. Mm-hmm. Yeah. So that's how I imagine na doon din sila mag-party doon sa hotel. Mm-hmm. Parang ganun, year-end party, parang ganun siya, ma'am. Oo. Sabi niya yung close friend niya na mga flight attendant din na mga bading. Mm-hmm. But, sabi ko na, mag-ingat po kayo na ka. Enjoy anak, yung sabi ko naman. So, were you surprised now, after finding out that she was the only woman in, essentially, there were two rooms with men? Ang alam ko, ma'am, sa room na gibok ni Christine, apat sila. Isa, pang-apat si Christine as girl. Mm-hmm. So, tatlong bading. Oo, tatlong yun bading. Po. Pero po, naging labing isa po. Kasi may chat group daw po. At lahat po ng mga gays in that particular chat group essentially went to that room. So, they were a total of 11 po. Sa bagay na yan, ma'am, hindi ko na alam yan. Hindi nyo na po alam, oo. Hindi ko na po alam. Number one, so sinabi ni Romel sa inyo in the police station that Christine leaned on her and said, parang may nilagay sa drink ko. Tapos nag-dinner siya, nagsakit na yung ulo ng anak ko. Oo. So po, sabi ko naman kay Romel, sabi ko, anong ginawa mo? So sabi niya, natulog na siya kasi inaantok naman din daw si Romel. Tama, sinabi po niya yun. But sa palagay niyo po ba may pagkukulang si Romel bilang kaibigan po? Meron, ma'am. Ano para po sa inyo? Eh sana kung nalaman niya na nagsasakit-sakit ng ulo ng anak ko, meron namang clinic siguro yung hotel para magtawag siya doon sa information desk na magpatulong. Di ba, ma'am? Usually, meron ganun, di ba? Bakit hindi niya yung ginawa? Mm-mm. Pero maituturing niyo pa ba sa palagay ito na krimen po ito? Talagang krimen, ma'am. Patay na anak ko eh. Talagang may krimen, ma'am. So, hindi niyo matanggap or tinatanggap na lang na talaga pong aneurysm ang kanyang ikinamatay? Hindi talaga, ma'am. Kasi healthy naman ang anak ko eh. Tsaka si Palex won't let his or her employee to take a duty under PAL because they are serving the nation. So usually, mag-duty man sila, talagang healthy talaga sila, ma'am. Mm-mm. In good health condition talaga. It's a prestigious company. Mm-mm. Yes. Although ang aneurysm, one can be healthy and then it will suddenly, essentially attack someone, so to speak, no? And it's happened to several people. You have Isabel Granada being the most famous. The reason I'm asking this, it's just you have people asking, why won't her mother accept the cause of death? I think that's the question on everyone's mind when that's a medical finding. Kasi ma'am, doon sa medical legal, ma'am, kita ko yung mga laceration ng anak ko, yung mga bruises, but hindi nila nilagay doon. It's pure aneurysm, so it would be unfair. So, syempre, ako nakita ko eh. Sabi ko, naku, hindi ko tatanggap. Mm-hmm. Hindi ko tatanggap yung autopsy na ginawa nila. Mm-hmm. Yes, ma'am. So, palagay niyo po, given that you yourself admit that you knew, Christine told you they were homosexuals, they were gay, palagay niyo po, I'm sure as a mother, this has gone through your head in the last few days. How then would she be raped or who would do it? Where, how did you think of it? Tinanong ko kasi po ito sa suspects eh. Tinanong ko, paano kayo nakakasiguro she was not raped? Ang sagot nila, malalaman nila kasi close sila kay Christine, sasabihin niya. Sasabihin ni Christine na rape ako or nangyari ito. Um,
Basta, yun lang yung tanong ko, ma'am. Kayo ang kasama ng anak ko. Bakit siya namatay? Mm. Anong nangyari sa anak ko? Yun lang, ma'am. Oo. The Makati Prosecutor's Office released the three suspects. Ibinalik po ang kaso sa PNP. And the Makati Prosecutor's Office said there's not enough evidence to establish that she was raped. That's already the Makati Prosecutor's Office. How do you feel about that? And what do you think will this do to the case? Of course, ma'am. I feel unfair and dissatisfied of the medical legal that was done. So dahil doon sa medical legal na yun, doon na sila nag-base na walang bruises ang anak ko, no physical injuries. So syempre kahit paano, ma'am, kung babasihan, talaga there is something wrong talaga dun sa ginawa nila. Mm-mm. So palagay niyo mali ang ginawa ng Makati Prosecutor's Office? With that matter, ma'am, since ongoing investigation, ahabol at ahabulin namin kung ano mang nire-require nila just to get on the perpetrators po. Mm-mm. The bruises, for example, ipinaliwanag ng mga kaibigan ni Christine, nilagay nila sa wheelchair. Yung wheelchair, walang anuhan daw ng paa. So, kumbaga, parang nauntog-untog. Tapos, nung nagsusuka po siya, posibleng, you know, when you're in the bathroom, and many young people have experienced this, you could be, in other words, you're not in full control of your body, no? Hindi, palagay nyo hindi ganun ang posibleng nangyari at pinanggalingan po noon, ma'am? They can tell their story, but our evidence will speak. So, kumbaga, you believe still that there will be enough evidence to show that she was raped. Okay. Now, the NBI is conducting another investigation, and I think it will be released this week. What if, with the NBI's investigation, they also come out with the same result? That there's not enough evidence to show she was raped. Ang tanong ko lang is, will you still press the same charges or what is your plan? Okay, ganito lang, ma'am. I always believe on the capacity of our NBI. Mm-mm. Let the result come out. Mm-mm. Mm-mm. Yeah. Okay. Oo. All right. Matanong ko lang, I know Christine called you at 12:30 a.m. Right? 12:35 a.m. Yeah, she greeted you a Happy New Year. Not many people have talked about, I mean, Christine in a personal way yet. We know she's a flight attendant, but perhaps you can share what you missed most about her. Yeah, of course I miss my baby girl. Then the moment, usually tumatawag ako sa kanya. Mm-mm. Yes, hello, Mother Earth. Yun yung mamiss ko kay Christine. Tsaka, malambing si Christine talaga, ma'am. Mamimiss na miss na nga siya masyado ng mga kapatid. At yung kanyang... Kaya once ko lang pinatingin yung mga kapatid niya sa kanya para yung... I mean, I'm still in grief with the loss of Christine. Then, seeing her little sister and brothers to have another grief, it's so hurting on my side, ma'am. Of course. I don't know how to bear. Mm-hmm. I don't know how to bear the pain. Oo. And kamusta po yung tatlong kapatid? Among them, who is taking it the hardest? The ate ni Christine, si Ate Monica. Mm-hmm. Yeah. Oo. Of course, all of them is suffering for the loss of their ate, and Ate Monique at the same time is also grieving for that matter. Mm-hmm. But we keep on praying that Christine will obtain the justice she needs. Mm-mm. Because that's the very best we can do for her. Sana para magkaroon na rin siya ng peace doon kung saan man ngayon yung anak ko. Mm-mm. Para sa inyo po, ano ang tunay na hustisya para kay Christine? Managot ang dapat may gawa at may kasalanan sa pagkamatay ng anak ko. Mm-mm. Yun yung hustisya para sa akin. Mm-mm. Okay. On that note, is there anything you would like to add, Sharon? I know that you're coming back to Manila
and you're preparing, no, for the hearings, but is there anything you would like to add? Gusto ko lang po pasalamatan ang lahat na tumutulong at patuloy na nananalangin na makamit din namin yung justice for us. Kahit papano po, yung mga comforting words niyo po, yung napapaabot niyo sa amin, kahit papano na i-ease yung pain namin, but please keep praying for Christine's justice to what had happened to her. That's the very best that we can, I can give to my daughter, even she's now in heaven. Mm-mm. Justice for Christine. Bo-o. Yun lang po, ginailing ko po. Oo. And before we go, kailangan lang tanungin ko ito ulit, no? Mahirap po magtanong ng kapatawaran, no? I mean, because she has just passed away. But are you at least open to hearing possibly the truth or a truth that may not coincide with what you believe? Parang nasaan po kayo doon? What if mag-desisyon po ang korte na talagang natural causes po ang ikinamatay ng anak po ninyo? Ang sa akin naman, ma'am, I know justice will prevail. So ayoko pangunahan yung desisyon because we are fighting something na yun yung tamang hustisya na dapat matanggap ng anak ko. All right. On that note, Sharon Dacera, I want to thank you so much for your time today. God bless you, and ma'am, you stay strong and you stay safe. And once again, our deepest condolences for your loss, ma'am.